So, SMP ka rin. Okay lang yan, hindi ka nag-iisa. Dito rin ako. Dadamayan kita. Hindi ko alam kung bakit lagi ako natatanong ng questions tungkol sa love, tungkol sa pag-move on, and tungkol sa pagiging SMP. When in fact, I do usually travel vlogs. Paano magtipid, paano mag-ipon, mga cheap items. But I have been single for 5 years. Yes, 5 long years, and alam ko na kung paano mag-move on, at alam ko na rin paano maging SMP. In fact, 5 taon ko na siyang ginagawa. At dahil dyan, tutulungan kita kung paano ma-survive ang Paskong ito. Bibigyan kita ng 5 movies to watch para hindi ka masyadong malungkot. Ito yung mga movies na paulit-ulit kong pinapanood kapag malungkot ako and feeling ko may kulang sa buhay ko and nafe-feel ko na I should be grateful with my life. I should just enjoy this. Be happy and enjoy single life. Sabi nga ni Basha, I'm single but I'm happy. Happy nga ba talaga? Ako pala ulit si Prince Alvarez at ako ang inyong hashtag Tabachoy. Start first movie is Unofficially Yours by Angel Locsin and John Lloyd Cruz. Ito lagi ko pinapanood kasi I feel na marami akong similarities with Angel Locsin sa character niya. Very strong and medyo matigas. At saka gusto ko yung mga bitaw na lines niya kagaya ng kasi nga hindi kaya ng oras ko, ng pera ko, tsaka ng yun. Medyo may tagos yun. Pero marami siyang magandang advice tulad ng bakit naman ako kuha ng batong ipupukpok sa ulo ko? Ang dami kong pwedeng gawin, madami tayong pwedeng magawa ng hindi nalilimitahan ng love. Tsaka dapat kaya nating pasayahin ang mga sarili natin. Well, hindi ko naman ina-advise na gayahin niyo si Angel at si John Lloyd na lagi nagkakape. Pero maraming lessons akong natutunan dito na pick up. Kasi naliw talaga ako sa character ni Angel, very strong. And for a very long time, medyo naging kagaya niya ako, naging matigas ako. Pero ngayon, medyo balance na. So, kaya bigyan mo lang yan ng time. Matututo ka rin yan. Na medyo hindi matigas pagdating sa emotions, pero may guard. Meron ka ng wall ng konti para i-protect din naman yung sarili mo kahit papaano. Second movie is Last Night. Ito by Tony Gonzaga and si Piola Pascual. Medyo dark yung movie, I will tell you that. Hindi rin ako magbibigay ng spoiler but it's about 2 people na medyo suicidal. So medyo sensitive yung topic but at the same time, marami siyang lessons. Kasi at the end of the day, marirealize mo na may mga tao sa mundo na mas malaking problema sa atin, na mas mabigat. And we're very lucky to be alive. Marami pang tao na pwedeng mag-receive ng love na meron tayo sa mundo. And if we can allow ourselves na mahalin sila. And alam niyo, malay mo, mapabago natin yung buhay nila kahit papano. Mabigyan natin ng advice. It may not be the romantic love that you're looking for ngayong Pasko. But then, andyan ang family mo, andyan ang friends mo, andyan ang mga ka-opisina mo, andyan ang mga kasama mo sa office. Or kahit sino pa, ka-Facebook mo, ako! Pwede mo akong bigyan ng love. Kaya, yung lesson nun is that, ituloy mo lang yung buhay, sabi nga ni Tony Don. Ituloy mo yung buhay mo. And pahalagahan mo siya. Third movie is Eat, Pray, and Love. Ito by Julia Roberts. Syempre, yung character niya is also going through a breakup, through a divorce. Kaya mabigat din yung movie in the beginning. But makikita natin yung story and yung character niya kung paano siya nakapag-move on, paano gumaan yung pakiramdam niya. Kaya siya Eat, Pray, and Love kasi consisted siya of 3 places na binisita ni Julia Roberts. Ikukwento ko na sa inyo, spoiler alert. Yung last one is she went to Bali. Yun yung love. It's actually one of the reasons kung bakit din ako nagpunta ng Bali kasi nung pinakita yung place doon, sobrang naliw ako and the culture is very different. Ibang-iba yung experience mo pagpunta doon kaya marami akong natutunan. Going back doon sa movie, yung special thing about it is that yung realization ni Julia Roberts nung character niya is that
She tells na yung ruin is a gift kasi it gives us the chance to transform, to rebuild ourselves. So pag nasira tayo, na damage tayo, pwede tayong mag-improve, pwede tayong magbago for the better. And yung mga lessons na natutunan natin from our past mistakes, pwede natin silang i-apply in our future decisions para mas gumaan yung buhay natin. And in the end, nag-reconnect siya with herself, with God, and also with the people around her. Natuto siyang maging mapagbigay. So, it's a well-rounded movie na magaan panoorin. Fourth movie is Always Be My Maybe. Okay, tungkol naman to sa dalawang taong kaka-break lang and then they met and then they had fun and then okay. Sabi ko nga, ito yung mga movies para sa SMP, pero kasi ito, it's played by Gerald Anderson and then RC Muñoz. And sobrang galing ni RC dito, nakakatawa siya. And again, spoiler alert, si RC Muñoz dito, yung character niya, nag-viral video siya kasi nag-break siya nung time ng breakup niya. So, meron siyang nirecord na video at nag-viral to, so nare-recognize siya about it. So, may realize mo rin na, oh, at least nag-iwalay kami at hindi ako nag-trending dahil sa pagbe-break namin. Or SMP man ako, at least wala akong viral video na gusto ko nang ibaon sa lupa. Diba? The last movie is my all-time favorite, walang halong biro. Siguro kung 20 times ko napanood to, or more lagpas pa, it's The Last Holiday by Queen Latifah. It's about someone na nagkaroon ng terminal disease and so lahat ng savings niya kinuha na lang niya to travel somewhere else and have fun. Nirecommend ko tong video na to because may realize mo again na may mga tao pala sa mundo na may mas mabigat pang problem sa atin other than just not having romantic love. So kung mapupunta ka sa ganung situation, may realize mo na niya, mas magandang i-focus ko yung attention ko sa ibang bagay. Kasi, yeah, we're given this life, pero we'll never know kung hanggang kailan siya. Andito rin sa movie na to yung one of my favorite quotes. And ang sabi doon, sabi niya, sa sarili niya, yung scene was, nakaharap siya sa mirror and sabi niya, next time, we will do things differently. We will laugh more, we will love more, and we will see the world. We just won't be so afraid. Actually, medyo malakas talaga yung tama nito sa akin kasi pagdating sa risk, mahina ako. Usually, tinitingnan ko muna kung risky, kung ano mapapala ko, what if I fail, what if sumablay, what if ganito yung nangyari, anong gagawin ko. Mawala to sa akin or pwede to mangyari sa akin. And alam ko, minsan ganun din kayo, natatakot kayo making decisions, but like I said, we only have this one life. So, you better take chance, you better take risks. Tingnan din natin, una, of course, hindi naman pwedeng lahat sige-sige, pero tingnan natin. So, that's it for all of the 5 movies na pwede nyo panoorin kung kayo ay SMP ngayong Pasko o simula pa ilang years ago. And kung gusto nyo rin mag-move on at gumana ang pakiramdam nyo, I hope this will help you in your endeavor ngayong mga panahong ito. Again, thank you for watching. Sana naaliw kayo. And kung naaliw kayo, like nyo na tong video na to. Please, malaking tulong po yan sa akin. Subscribe na rin kayo by clicking subscribe down below. And pati na rin yung notification bell sa tabi niya. Thank you again. And I hope you are having a great day.